Ayun ang iniisip nila dyan na parang nagpresenta ng fake. Oh, may penalty siya na meron na nung magpapa-rehistro. Rehistro ba? Lisensya? Kalimutan ko ah. Kanyang lisensya. Ay, lisensya. May... lisensya. Meron siyang huli o meron siyang violation sa Iloilo na hindi pa siya nakakapunta ron at not, hindi naman siya marunong magmotor. Ayan ang sinasabi ko. Kailangan ayusin pa rin yung sistema. Record daw siya ng pag... Pero isolated case lang naman to ha. Paglabag sa pagmamotorsiklo niya sa Iloilo. Yan ay kahit na hindi naman siya nagmamotorsiklo at kahit kailan hindi siya nakarating sa Iloilo. Never ako napunta sa Iloilo. At sabi pa doon is motor ang gamit ko. Never din po ako nagmotor at hindi rin po ako marunong magmotor. So questionable po yung nangyari. Paano nangyari po yun? Agad daw siya nakipag-ugnayan sa LTO at maging sa LTO Iloilo para mapaalis ang record ng violation. Kaya dumulog na si Salvador sa LTO Law Enforcement Service. Ang sinasabing violation, may multang 1,500 pesos at 30-day suspension. Ang pinoproblema pa ni Salvador, kailangan na niyang mag-renew ng license na mahalaga raw para sa kanyang trabaho. Iimbestigahan daw ng LTO kung ano ang posibleng nangyari lalo't may kakayanan daw naman ang mga traffic enforcers at LTO offices na makadetect ng peking lisensya. Sisikapin din daw nilang matunton ang taong maaaring nagpresenta ng peking driver's license. Ayun ang iniisip nila dyan na parang nagpresenta ng fake. Nako, kasi napepeke lisensya. Kaya kailangan, ganyan na ata sa ibang bansa, no? Yung i-scan na lang yung lisensya mo. Hindi kasi pag binasa, mahal, hindi mo makikita kung fake yan. Lalo kung maganda ang pagkakagawa. Pero pagka in-scan yan, doon kita ang peke. Di ba? Kaya, kailangan may scanner tayo. At doon, di ba, yan ang mga napapanood natin sa Hollywood film. Pagkuha ng lisensya, alam mo na agad kung saan nagtatrabaho yung tao, saan siya nakatira, pag-scan. So, makikita mo kung meron siyang pinaghahanap siya ng batas, gano'n.